Hello mga kayamers! Ito na po yung ginawa ko kahapon. Yan. Subukan natin. Siyempre, maliliit na ito na kain na namin kahapon. Patatagalin pa ba yun? Diba? Grabe ang lalim. Sobrang laki. Ayan naman. Oh, may lasak na na. Bango. Hindi siya makahon. Kasi sobrang... Yan yun. Ang sarap. Bango. Kasi? Yan po yun. O, diba? Bango. Sarap. Gawa na kayo. Mura lang po siya. Super. Talikot na sobrang laki naman. Hindi naman ito mauubos. Yan. Sakpan natin. At syempre, samahan natin ng laban juice. Sarap! Ngayon naman, luto tayo ng kung sino nakakaalam ng ito, yung black eyed peas na tinatawag. Namimiss ko to kaya bumili kami. Kasi ito, ginagawa ng nanay ko. Ginigita niya parang munggo. Sarap pa sa munggo. So, start na tayo. May tayo ng mantika. Kahit anong mantika. At syempre, wait lang. So, ito ang ating mga ingredients. Bawang. Ayan. Those are bawang, sibuyas, kamatis, at kumuha ko ng konting laman ng manok na tinira natin kahapon. Pampalasa lang. Kasi ako hindi ako sanay mag, magsahog-sahog. Lalo na pag meron namang partner yung ulam. Yan no? Meron tayong partner na pritong maliliit na isda. So, bakit tayo magsasahog? Kahit yung mga anak ko, hindi sanay sila na. Madaming sahog yung gulay. Kasi meron ka na prito, meron ka pang sahog. Ano yun? Ubus-ubus biyaya. So, sa panahon ngayon, talagang lahat ng pagtitipid gagawin natin. Dahil nga, quarantine pa rin tayo. Lagay ko na yung manok. Kasi sinama ko dito yung balat. Aalisin ko na lang mamaya. Pampalasa lang sa ano. Sa gisa. Yan. Kahit sa munggo, kung wala rin lang mga ulo ng tinapa, ulo ng ano, kasi tinitigtig ko yun. Ilang sahog ng aming gulay. Sa bulang lang naman, pag may natirang prito, yun. Pero yung sasahogan ko ng karne, edi magnilaga ka na lang. Separate mo na lang. Kasi ako ganun, pag may gulay, merong pritong kasama. So, ba't mo pa sasahogan? Tipid-tipid, ganun. Diba?
So, parang nakita kong sobra-sobra itong aking sibuyas. Kaya half lang yan. Gawin ko na lang sa usawan mamaya. Dun sa ano? Sa isda. Saka itong kamatis. Sobra-sobra. Kasi konti lang naman yung ano. Yan. Salin ko na sa labas yan. Sawan ng ano ating maliit na isda. Nagustuhan ko yung maliit na isda kasi malasa pala siya. Yan. Fried with ano salt, pepper, and cornstarch para malutong. Ang pinaka the best part ng pagluluto ang pagsasangkot siya. Yan, kami sa probinsya, hindi rin kami sanay ng mabonggang ulam. Mga anak ko hindi rin ano, hindi lang sila nasanay ng masyadong magarbo sa ulam. Yeah, siyempre, gusto nila prito, pritong manok, pritong bakoy. Pero kung ano yung nandyan, yung nakakainin nila. Gusto na pwede mag-inarpe. Nakakatikin sila sa akin. Eh, yung bunso ko, ang ayaw lang na gulay nun, ang palay at talong. Pero the rest naman, kinakain. Yun lang, yung bunso ko lang. Pero lahat naman ng gulay kinakain niya. Huwag lang yung talong, inihaw, torta, ganun. Ewan ko bakit ayaw niya. Pampalaya, sino ba naman ang okay, lagyan na natin to. Black eyed peas. Masunog pala. So, pag ganyan po na nasunog sa kaserola, huwag niyong pipiliting anuhin, kudkudin. Babadan niyo lang ng tubig na may sabon at lalambutin yan. Parang nagluluto ka lang din ng munggo. Sarap sa hugdan yung taba ng baboy, yung tampalin. Kasi nung araw, yun lang ang pansahog namin sa mga ganito eh. Yung mga nahihingi sa palengke noon. Tapos bibili ka ng 10 pesos. Madami na. Ginagawa ng nanay ko doon, minamantika niyo yun. Tapos yung taba na yun yung sinasahog niyo dito. Tapos yung mantika niya, yun na rin ang panggisa niya, kaya malasa. Bigyan natin ng 3 cups of water. Ayan. Sambayin pa kaya. Thank you.
lang sa lasa. Yun natin ang asin. Then, nalagyan na natin ng 2 tablespoon ng patis. Lagyan natin ng konti lang to taste asin. Ang asin ay to balance the taste lang naman dapat. Hindi yun talaga yung pang-alat mo. Kasi, like, pag naglagay ka ng toyo, naglagay ka na ng enough na toyo, but still matabang pa rin, lalagyan mo siya ng salt. Ayan. To balance the taste. Naglagay ka ng patis at matabang pa, maglagay ka ng salt. To balance the taste. Ganun lang yun. At syempre, hindi mo mawawala ang ating masarap sana dyan dahon ng ampalaya, talbos ng ampalaya. But, wala tayo. So, ito meron tayo, ang ating wonder gulay. Ang gulay na napakamasustansya sa lahat ng aspeto niya. Wala ka nang hahanapin pa pag meron kang malunggay sa bakura. Yan. So, kumukulo na. Lagay na natin ang ating malunggay. Kung napapansin nyo, madami pong maglagay ng gulay. Yung iba kasi, kakarampot lang ilalagay. Mang ganyan lang, oh. Makita lang na merong green na konti dun sa niluluto. Huwag ganun. Ni Doc William, kahit nga luyang inunguya niya eh, si Doc Lisa. Kasi yung sustansya yung hinahanap niyo, yung ina-afteran niya ron. Kahit nga daw hindi dapat lagyan ng luya, nilalagyan niyo. Kasi yung mga benefit nun ang hinahabol natin. Ang benefit sa katawan, hindi yung benefit sa panlasa, sa bibig. Yan. Kung napapansin nyo, napakadaming gulay lagi. Kaya, ako miss na miss ko na rin umuwi kasi although nagluluto ng gulay mga anak ko, pero hindi talaga everyday. Hindi talaga yung talagang tawag nito yung complete ano nutrients yung nakukuha nila. Kaparis pag nandun ako laging hindi nawawalan ng inabraw sa luyot malunggay. Hindi nawawalan ng ganun. O alam ko na healthy sila pag nandun ako. Yan. See? So, meron na tayo. Salin natin. Salin natin sa kabilang banger. Ayan na ang ating black eyed peas. Gulay. At ang kanyang kapernong. Diba? Tipid na ulam, masustansya. Tipid na, masustansya pa. So, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe. Nandito ang notification bell para mauna kayong makapanood ng aking mga bagong videos. Thank you sa aking mga subscribers. Salamat sa inyong lahat sa pagmamahal. Salamat sa suporta. At tuloy natin itong pagkain. Ang laki, diba? Pag bumili ka sa palengke nito, sa bakery, hindi ganito kalaki. Kaya gumawa ka na lang para ma-enjoy mo yung
pagkain mo. Saka hindi kami bumibili ng tinapay, hindi kami maski tasty. Ginagawa ko lahat ng merienda namin. So yun lang, share ko lang, wala lang. So keep safe, stay beautiful, stay healthy. God bless you all. See you again tomorrow to my next video. Mama.